At siyempre, si Crossbearer. Crossbearer, good evening sa iyo. Crossbearer, meron siyang tanong eh. Ano pong masasabi ninyo sa sinasabi ng Adventist na inilakip daw tayo sa Israel? Kaya kailangan nating i-observe ang Sabat. Una, brother, ganyan din ang katwiran ko nung ako'y nadidiliman pa. Nadidiliman sa katotohanan ng gospel. Na kalakip tayo sa Israel to justify yung pangingili ng Sabat, which is wrong. Mali po yan. Kasi kung babasahin natin, ang Ephesians 2.12, hindi sinabi na aanib tayo sa Israel dyan eh. Hindi. Hindi yung sinabi. Sabi dito, no, basahin natin, I'll share the screen with you, brother. Ang ganda yung tanong ni brother, para na rin sa kapakinabangan ng mga kapatid natin, mga Sabadista. Tignan, babasahin natin yung Ephesians 2.12. Na kayo ng panahon niyon, mga hinti lang sinto, kausap ni Paul, na kayo ng panahon niyon ay hiwalay kay Kristo, na di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Wala kang mababasa dito na sinabi, kailangan lumakip ka sa Israel. Yan po, di ba pastor? Wala kang mababasa. In fact, ang gustong i-point out ni Jesus dito, huwag ka nang mag-join sa Israel. Oo. Oh. Bakit? Ito, ginawa ni Kristo para hindi ka mag-join sa Israel. Yan, 14. Sapagkat, siya ang ating kapayapaan. Sino? Si Jesus. Na kanyang pinag-isa ang dalawa. Paano niya pinag-isa yung dalawa? Yung hintil ba pinaanib sa Israel? Hindi. Hindi. Hindi ba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay? Yes. So, walang umanib na hintil sa Israel. Wala rin Israel na umanib sa hintil. Kundi, meron kasing pader sa gitna nila. Yes. Ng mga Hudyo at Israel. Hindi kailangan ng Israel ng hintil, umanib sa Hudyo. Ang gagawin lang ni Jesus, dahil hiwalay sila, ay aalisin ni Jesus yung pader na nakapagitan sa ng Hudyo at hintil. Paano ginawa ni Jesus niya? Inalis yung pader. Ano ba yung pader na yun? Na inalis ang pagkakaalit o yung nagpapadivide sa kanila sa pamamagitan ng kanyang laman o pagkapako sa krus, kamatayan sa krus. Ang kautusan na may mga batas, may mga palatuntunan. So, anong ginawa ng Panginoon? Sinabi ba niya, o mga angel, umanib kayo sa Israel. Humakbang kayo sa pader. Umakit kayo sa pader. Abakot. Para sampay, akit kayo sa bakot. Hindi. Giniba niya. Ano ba yung giniba ni Jesus sa pader? E di kautusan, batas, palatuntunan, upang ang dalawa lalangin sa kanyang sarili na isang taong bago. Yes. Itong nakalimutan natin na ipaliwanag, kapatid na Crossbearer. Hindi pinapansin ang mga Sabadista to. Sa kanila, nakatutok lang sila sa Israel. Sa kautusan. They forgot about this third party. Third party to, pastor eh. Yung first party, Israel. Second party is Gentile. Gentile. Ngayon, merong nakabuko, merong nagdi-divide dito sa dalawa. Pader. Yung pader. Yung kautusan. Yes. Ginawa ni Jesus, inalis niya yung pader kautusan. E di hindi na Israel yan. Kasi sabi ni Paul, ang totoong Israel, meron silang ano, meron silang tipan ng pangako, meron silang mga tinatawag na kasunduan, may mga pangako. Inalis yung tipan na yan eh. Yes. Nung ito'y inalis, ano nangyari? Merong lumalang, pag sinabi nila lang yun sa kanyang sarili, bagong entity ito. Third party na ito. Hindi na ito matatawag na Israel, hindi rin ito matatawag na hintil. Ngunit upang sa dalawa ay lalangin. Pag sinabi nila lang yun, create out of nothing. Opo. Create out of nothing. Lalangin. Gumawa siya ng bagong entity. Third party. Sa kanyang sarili, ang ano? Isang taong bago. Kasi kung sasama pa hintil, Israel, meron pa rin intel at Israel pa rin. Opo. Hindi isang taong bago yun, dalawang taong bago. Dalawang tao yan, tsaka hindi bago yan. Isang taong bago kasi nawala na yung identity ng Israel. Remember, ang identity ng Israel nakadepend sa covenants at laws and commandments. Yan ang kanyang identity, di ba, pastor?
Apo. Yan ang identity ng kanilang religion. At since inalleged ni Jesus, wala nang relevance ang religion ng Israel. Wala nang relevance ang covenant na ginawa ng Diyos sa Mount Sinai. Kaya nag-join na ang Gentile at ang Jew. At itong tawag sa kanila, hindi Israel pa rin. Opo. Sa mga Sabadista, Israel pa rin. Para lang mga pag-Sabat. Ma-justify yung Sabat. That is, ano? That is blasphemy. Nonsense. Tama. Hindi na tuloy, Paul. Kalukuhan po yung taturo yan. Ang ginawa ng Panginoon, ilalis niya, utos niya ng identity ng Israel. Kaya wala nang, yung binasa mong mga verse kanina, Pastor, na wala nang Hudyo, wala nang Hintil. Di ba? Binasa mo kanina. Opo, opo. Why? Eh kasi inalis niya yung identity ng Israel na based on the law eh. So dahil wala nang law, wala nang kautusan, wala nang old covenant, isang taong bago. Isang bagong nilalang. Diyan nagdating yung teori ni Paul na pag ikay na kay Kristo, nakipag-isa ka kay Kristo, 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. Apo. Eh pag sa Israel ka pa rin, old creation yun. Kaya ang mga Sabadista, huwag kayong mga anib dyan. Ako na magsasabi. Kasi pag umanib kayo dyan, dadaling kayo sa old covenant, walang kaligtasan doon. Hindi kinikilala ni Kristo yon. Ang kinikilala po ni Kristo, itong nilalang niya na isang taong bago, under the new covenant, ha, na pinagsamang Hudyo at Hintil. Kaya nawala na yung racial identity ng Hudyo at Hintil. Eh. Ang tawag na niya nga, isang bagong tao na lang. Eh. Yan po ang Christianity. At diyan kami kabilang ngayon ni Pastor Balberan at a former Adventist Fellowship Philippines. Isang taong bago. Pag sa Israel pa rin, isang taong luma. Tama. Na walang kaligtasan. Kahit nasa bago ka na, kapag ka tinangkilik mo pa rin yung pader na yon, tinangkilik mo pa rin, mapapaluma ka. Yun po yung pagbabalik dun sa luma. Balik ka rin, Pastor, sa pagkalipin. Pagka nandun ka. Pag nag-observe ka ng Sabat, balik ka sa kwan, balik ka dun sa pagkalipin mo, yung pangingilin, balik ka ron sa pagkalipin, balik ka sa pasimulang aral at wala nang bisa. Sa Galacia 4:9, Jesus yun, meron eh. Oh, tsaka Pastor, ha? Tsaka Pastor, pagka pinilit mo pa rin na pagsamahin ang Hintil at Israel na walang binabagong kautusan, yes. Eh, giniba na nga ni Jesus eh. Giniba ang pader. Ibig sabihin, wala nang bearing ito sa salvation, sa kanyang bagong, isang taong bago. Ngayon, pagka sinabi ng Sabadista na hindi, pag ikaw ay sumanib sa Seventh-day Adventist, ang Adventist, sumanib lang sa Israel yan, kinayo mo uli yung pader na giniba ni Jesus. Nilabanan mo lang naman si Jesus niya, kapatid na Sabadista. Yes. Nilabanan mo si Jesus na giniba ng pader na nagkukonsist ng kautusan, entole, nomos, lahat na yun eh, palatuntunan, 613 law. Giniba na yan ni Jesus. Ngayon kung papalitan mo pa rin mga kapatid na Seventh-day Adventist, na kaming mga Sabadista, umanib kami sa Israel, itinayo mo uli, giniba ni Kristo, kalaban ka ni Kristo ngayon. Asan ang kaligtasan mo? Ha? Nasaan ang kaligtasan mo dyan? Kaya ikaw, kung ikaw ay umanib sa Seventh-day Adventist at ang Adventist ay kaanib sa Israel, hindi ka kabilang sa taong bago. Hindi ka kabilang sa tinatawag ni Paul na we are now a new creation. Tama. Kaya hindi ka new creation pag naging Seventh-day Adventist ka, kaibigan. Hindi. Mapapasama ka yan. Mapapasadlak ka sa kon eh. Alipin. Kasi ang argumento niya dyan, yung magsasabat daw eh. Sabi niya, kailangan nating i-observe ang Sabat. O sige, observe mo. Punta ka sa pagkalipin yan. Tingnan natin buti pa sa Galacia 4:9. Tingnan natin kung mangingilin ka, kung anong mangyayari sa'yo pag nangilin ka pa rin ng araw. Datapat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos. O, ang lalong mabuting sabihin, kayo na nga kikilala ng Diyos. Bakit mo ding nagbabalik na kayo doon sa mahihina at walang bisang panimulang aral? Nasa mga yaoy, ninasan yung magsibalik sa pagkalipin. Balik sa pagkalipin. Anong aral yun? Balik sa pagkalipin. Na ano, ipinangingilin ninyo ang mga araw, mga buwan, at panahon. Eh kung sabihin nila, Pastor, araw lang pinapangili namin, di kasama pa rin kayo. yung araw. Sabihin na, kasama lahat yan eh.
Araw lahat. Mo pa na buwan, taon, kasama na eh. Walang, kasama. Wala kang lusot dyan. Oo, lahat na yan. Oo. Kasi ang Kristiyano, hindi naman tayo kon eh. Hindi issue ang pangingilin sa atin. At hindi tayo nangingilin pagka tayo ay nag-Lord's Day. Hindi na tayo nangingilin. Nga, sila lang ang nag-aakusa. Sila tayo ay mangingilin. Silang nag-aakusa na tayo ay mangingilin ng Linggo. Pero in fact, hindi natin ipinangingilin ng Linggo. Diyan natin tayo makikita. Nandun, nagtitipon-tipon, masaya. Ating sineselebrate ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Oh, pero yung sa kanila, ang version nila, pangingilin eh. Which is, hindi nila kakayanin yan. Diyan natin makikita pangingilin. Na kahabag-habag ang kalagayan ng ating mga kapatid na Seventh-day Adventists kasi hindi talaga naintindihan nila ang gospel. Hindi nila naintindihan ang plano ng kaligtasan. Hindi nila naintindihan na wala na talagang pangingilin under the new covenant.